buhay ay isang sugal. Kailangang handa kang mawalan kung gusto mong magkameron. Minsan natatalo, minsan nananalo, minsan naman tiba-tiba. Pero ang pinakamahalaga, kailangan mong pumareha sa buhay. Dahil ang tunay na lalaki, handang harapin ang hamon ng mundo kahit gaano pa kalaki ang balakid na humahadlang sa iyong daraanan. Pero paano kung ang pinakamataas na paderna ng iyong bayan ang humaharang sa iyong daraanan? Hanggang saan ka kayang dalhin ang iyong paninindigan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong nagsikap magkaroon ng pribado at simpleng pamumuhay, ngunit napilitang baguhin ang kapalaran at nasadlak sa magulong mundo ng politika dahil na rin sa mga taong nakapalibot sa kanya. Ang kwento ni Luis Chavit Singson o yung tinaguri ang Warlord ng Ilocos. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Luis Crisologo Singson ay mas kilala rin sa pangalang Chavit. Siya ay isinilang sa Bigan noong 21 ng Hunyo taong 1941 at nagmula rin sa maimpluwensyang pamilya ng mga Crisologo at Singson sa Ilocos Sur. Si Chavit ay pandalawa sa 7 anak ni na Jose Singson at Caridad Crisologo. Pinsang buo niya ang pamilya ni Bingbong Crisologo na nabanggit na rin natin sa naunang kwento, at kung gusto po nating balikan, hayan po yung link sa description box sa baba. Itinuturing niyang mentor at mabuting guro ang kanyang tiyuhin na si Floro Crisologo na noong mga panahong yun ay congressman sa kanilang lugar. Maayos pa din ang samahan nila ni Bingbong. At bilang patunay na magandang samahan ng pamilya nila, itinalaga si Chavit ng kanyang tiyo Floro Crisologo bilang chief of police ng Bigan sa kabila ng murang edad na 21 anyos lamang. Pero sa simula pa lang, ang pangarap niya ay maging isang matagumpay na negosyante alinsunod sa kanyang pinag-aralan. Wala talaga siyang balak pumasok sa politika dahil ang pamilya niya ay mayroong malawak na plantasyon ng tabako at tubo, at meron din sila mga kumpanya gaya ng parta sa transportasyon at iba pa. Maging teatro sa mga pelikula ay meron din sila. At kailangan niyang ipagpatuloy ang mga negosyong ito ng kanyang pamilya. Sa katunayan, dito niya nakilala si dating Pangulong Erap na noon ay batikang aktor pa lamang. Malimit siyang pumunta sa teatro ni na Chavit upang mag-promote pag meron siyang mga bagong pelikula. Dito nagsimula ang pagsasama nila, kaya malalim na talaga ang kanilang pagkakaibigan bago pa man pumutok ang kontrobersya noong mga panahong Pangulo na si Erap. Pagpasok ng dekada 60, nagsimula ng magnegosyo ang noy bata pang sa Chavit sa pamamagitan ng tobacco trading. Hindi nagtagal, siya ang naging pinakamalaking negosyante na nag-aangkat ng tabako patungo sa Maynila mula sa Ilocos. At nang magkaroon siya ng sapat na kita, binili na rin niya ang pribadong kumpanya ng kuryente na Bigan Electric Company sa kanilang lugar. Milyonaryo na talaga noon si Chavit sa murang edad pa lang, at sarili niya itong kita at hindi mula sa mga magulang niya. Pero nagbago ang relasyon nila sa pamilya ng kanyang tiyuhin na si Floro Crisologo nang magpatupad ang mga ito ng tobacco blockade sa buong probinsya, kung saan pinagbabawalan din umano ng mga Crisologo ang lahat ng pagluluwas ng tabako mula sa kanilang probinsya patungong Maynila at sa mga karatig lalawigan. At sa halip, kailangan nilang ibenta lahat ito sa Fortune Tobacco Company na pag-aari ng mga Crisologo. Hindi ito nagustuhan ni Chavit at inisip niyang panghaharas ito lalo na sa mga maliliit na tobacco trader. Kinontra niya ang batas na ito at tinulungan ng makalabas sa probinsya ang ilang mga trader. Hindi din naman nagustuhan ni Congressman Floro ang ginawang aksyong ito ni Chavit, at bilang parusa, inutusan niya si Chavit na ilipat sa pamamahala ng gobyerno ang Bigan Electric Company at iremit sa provincial treasurer ang kanilang kinikita dito. Lumuwas si Chavit sa Maynila upang dalhin sa Korte Suprema ang kasong ito dahil noon ay yun lang ang meron siya na pwedeng matakbuhan sa taas. Kasabay nito, mabigat man sa kalooban, napilitan siyang magdeklara ng sariling gera laban sa mga Crisologo na pamilya rin naman niya. Dahil sa pangaharas na magkabilang panig, naging madugo ang bakbakan ng dalawang pamilyang ito at pinagbawisan ng napakaraming buhay. Si Chavit Singson at si Bingbong Crisologo ay parehong merong private army noon, at naging mortal na magkalaban silang dalawa.
Dumanak ang dugo noon na siya nagpabantog sa Ilocos Sur hanggang sa labas ng Pilipinas. At para paikliin ang napakahabang istorya nila, nakaligtas sa dalawang magkasunod na ambush ang nanay ni Bingbong na noon ay si Gobernadora Carmeline Crisologo. At bilang ganti, sinalakay naman ni Bingbong ang balwarte ni Chabit na ikinasawi ng maraming tauhan nito. Gumanti si Chabit at nakaligtas din si Bingbong sa ambush. Hanggang sa mapatay nga ang tatay ni Bingbong na si Floro Crisologo habang nagdarasal sa loob ng simbahan ng Bigan. Ang grupo ni Chabit ang napagbintangan dito dahil sila yung mortal na kaaway noon ng pamilya nila, pero hindi naman ito napatunayan at nanatiling palaisipan magpasa hanggang ngayon. Pagkatapos noon, sinunog naman ni Bingbong ang dalawang barangay na balwarte din ni Chabit na naging dahilan naman ng pagkakabilanggo niya sa munti sa kasong arson. At sa kabuuan, umabot sa anim na pagtatangkang pagliligpit kay Chabit na mula sa saka-saka na pribadong army ni Bingbong Crisologo ang kanyang naligtasan. Kabilang na dito ang madugong piyesta kung saan habang kumakanta si Chabit sa stage ay biglang binato sila ng mga granada at swerteng hindi siya napuruhan dito. At 12 tao kaagad ang namatay sa kanyang harapan. At ang isa ay ang mapamosong inkwentro niya laban sa 11 saka-saka army na nagawa niyang mapatay lahat dahil sa galing niya sa paghawak ng baril. Shotgun ang paborito niyang sandata at ito ang nagdala sa kanya patungo sa pagkakaroon ng maraming karangalan sa loob at labas ng bansa sa larangan ng shooting competition. Pagkamatay ng kanyang Uncle Floro, tuluyan nang bumagsak ang dinastiya ng mga Crisologo at napalitan na ng mga Singson. Tinalo din niya ang kanyang tiyahin na si Carmeline Crisologo at sa unang pagkakataon, naging gobernador siya ng Ilocos Sur at kasabay niyang nanalo ang pagkakaluklok din sa pwesto sa iba't ibang posisyon ng mga kapamilya nila sa buong Ilocos. Simula noon, mga Singson ang pumalit sa mga Crisologo bilang warlord pagdating sa politika sa kanilang lugar. Paglipas ng panahon, umalis na din si Chabit sa Ilocos upang maiwasan na ang kaguluhan at upang unti-unting hilumin ang hidwaan ng kanilang mga pamilya. Dahil kahit papaano, sariling dugo pa rin nila ang umaago sa lugar na yun. Nakiusap siya kay Pangulong Marcos na patawarin na si Bingbong at tuluyan na nga siyang binigyan ng pardon noong taong 1980 at nagbagong buhay na rin ito habang nasa kulungan. Paunti-unti, naging maayos na muli ang relasyon ng dalawang pamilyang ito, ngunit hindi na nila may babalik pa ang napakaraming buhay na inialay dahil sa maruming politika sa kanilang lugar. Pero ganun pa man, kahit kailan hindi magiging huli ang lahat hanggat humihinga ka pa, ayon na rin mismo sa pahayag ni Pastor Bingbong Crisologo. At sa isyu naman ni Chabit sa kanila ni Paring Erap, nagsimula ang lahat ng maging regular siyang panauhin nito sa Malacanang upang ibigay ang milyong-milyong parte niya sa ilegal na sugal na weteng. Malimit ding maglaro ng mahjong ang mga ito sa bahay mismo ni Paring Erap sa loob ng Malacanang kasama ang ilan pa sa mga bigating gambling lord noon tulad ni Nabong Pineda at Atong Ang. Madalas silang abuti ng umaga sa pagmamahjong dahil ayon mismo kay Chabit ay palaging natatalo si Erap at ayaw niyang tumigil hanggang hindi siya nakakabawi. At wala naman silang magawa kundi labanan nito dahil presidente siya. Ito ang dahilan kaya sila inaabot ng umaga at pinagbibigyan na lang ng mga ito na makabawi si Erap. Dito din niya napanalunan ng kanyang yate na tumanggi na siyang pangalanan kung sino ang nagmamayari nito na natalo niya sa pustahan. Dahil lulong na ata sa sugal, naghangad si Erap na magkaroon ng mas malaking pagkakakitaan. Ginawa niyang legal ang weteng sa katauhan ng bingo tubol at ang prangkisa ay pinagkaloob niya sa isa sa bawat lugar ng kanyang mga kaibigan at kalaban sa mahjong. Isa sa lugar ni Jaime de Chavez, isa kay Atong Ang, isa kay Yolanda Ricaporte. Ngunit pagdating ng prangkisa sa Ilocos Sur, ibinigay niya ito kina Eric at Grace Singson at kapatid nito na si Benito na mga karibal ni Chabit sa kanilang lugar. Dahil dito, nagtampo ata si Chabit at sobrang sumama ang loob dahil hindi siya ang pinagkalooban ni Erap ng prangkisa ng bingo tubol. At sa sobrang galit, dito niya isiniwalat ang baho nilang lahat. At ang sumunod nga na nangyari ay kasaysayan na magsasabi. Sa ngayon, si Chabit ay nanunungkulan bilang mayor ng Narbacan, Ilocos Sur na ayon sa kanya ay dito niya piniling tumakbo at manungkulan dahil isa ang Narbacan sa may pinakamalaking nakokolektang buwis mula sa mga tabako business sa probinsya ngunit nananatiling lugmok sa kahirapan at nahuhuli kumpara sa mga karatig na bayan.
at kailangan niyang ayusin ito dahil hindi nagagamit sa tama ang buwis na nakokolekta sa bayang ito. Marami pa siyang hinawakang posisyon sa buong kasaysayan niya, ngunit hindi na natin isinama dahil masyado nang hahaba ang kwento. Maraming tao ang naniniwalang bayaning maituturing si Chavit dahil sa kanyang papel na ginampanan noong nawala ang paghahari ng mga krosologo sa Ilocos at sa pagbagsak ni Erap noong EDSA 2. Ngunit hayaan na lang natin ang usaping ito para sa mga kapatid natin sa Ilocos Sur dahil sila talaga nakakaalam ng tunay na pangyayari. At sabi nga nila, lalo kang magiging malapit sa tao kapag nagkabati kayo mula sa matinding away at siya paminsan na magiging tunay mong kaibigan. Gaya ni Bingbong Krosologo, si Paring Erap at Chavit ay mabuting magkaibigan na ulit ngayon sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Ewan ko nga lang kung nagmamadyong pa ulit sila. Ikaw kaibigan, nasumpungan mo na ba ang tunay mong kaibigan? Paano nyo pinagtatawanan ang mga bagay na pinag-awayan nyo noon? Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!